30 pasahero sugatan matapos ang nangyaring turbulence ng isang eroplano at ang isang pasahero ay tumilapon pa at sumabi sa overhead cabin. Sugatan ang 30 pasahero ng eroplano dahil sa severe turbulence. Isang pasahero ang tumilapon sa overhead cabin. Narito ang report. Nakausli ang mga paa ng isang pasahero mula sa overhead cabin ng Air Europa habang nasa himpapawid sa Madrid, Spain. Napunta siya riyan dahil sa severe turbulence. Nagtulong-tulong ang mga pasahero para maibaba ang lalaki. Sa lakas ng turbulence, nasira ang mga upuan. Nag-emergency landing sa Natal, Brazil, ang eroplanong mahigit 300 ang sakay. Papunta sana silang Montevideo, Uruguay. Nasa bahagi na sila ng Atlantic Ocean nang makaranas ng severe turbulence. Nangyayari yan kapag nagbago ang ihip ng hangin. Walang namatay, pero 30 ang sugatan. Nakikipag-ugnaya na ang pamunuan ng Air Europa sa mga pasahero. Actually guys, ito ang dahilan kung bakit bawal pasakayin sa eroplano ang sobrang tatabang tao na hindi na kaya suotin ang seatbelt extender. Dahil kapag nangyari ang turbulence ay sila ang unang masasaktan at worst ay pwede pa silang mamatay. Ito guys sa number 4. Reasons airlines can deny you boarding. While boarding, if flight attendants sense that you might be a little sick and about to puke, they can deny you boarding. I know some of you like to before a flight, but just remember, if you look way too drunk, we can deny you boarding. I don't know why you would do this, but people do. If you come barefoot, we can deny you boarding. For our larger passengers, if you cannot safely put on your seatbelt with a seatbelt extender, the flight attendants can deny you boarding. If you look really pregnant, like really, really, and you don't have a doctor's note to prove how many weeks you are or if you can fly, they may deny you boarding. Before flight, it might be wise for you to get a family or friend to sniff you, because if you have bad body odor, we can deny you boarding. Speaking of bad smells, if you're bringing in something as well that stinks, well, we can also deny you boarding for that as well. Some airlines kind of like have a dress code, but no dress code. Clearly, if you're naked, you're not getting on. But some airlines will actually deny you boarding if you're wearing a little bit something too sexy. Also, I kind of like this one, but lastly, do you just have a bad attitude problem? So if you're kind of an a-hole, we can deny you boarding. Sa kabila ng balitang yan ay 3 pasahero naman ang patay dahil sa plane crash ng isang tourist plane. Samantala, 3 naman ang patay sa plane crash sa France. Ayon sa mga otoridad, isang tourist plane ang nadisgrasya. 5 ang sakay nito, kabilang ang 2 crew na inaalam pa ang kalagayan. Base sa investigasyon, tumama sa kable ng kuryente ang eroplano hanggang sa sumadsad sa motorway. So ayun guys, actually doon sa mga bawal pasakayin sa eroplano, malalaman lang na bawal ito kapag may nangyari na o kaya naman may nagreklamo. Dahil karamihan doon ay hindi naman nasusunod or hindi naman sinusunod.